Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan. Tayo mag-umbisa na ating daily devotion ngayong gabi. Umpisan po natin sa pag-aawit. Awitin po natin ng hymn number 244. Awitin po natin hanggang second stanza lang po. Wonderful Words of Life. Kung may mga hymnals po kayo, pwede po natin buksan. Wonderful Words of Life on hymn number 244. The first song out to get an sing. Ito nating tagapagsalita. Picture drama. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay sumaglit. Magbulay ng salita ng Diyos. Matagpuan po sa libro ng Pilipos. Philippians chapter 1 verse number 19 to verse number 21. Pag nariyan na po, sabihin nyo amen at hayaan nyo po na basahin ko sa inyo. Usog natin to. Usog natin to. Yan. Alright. Philippians chapter 1, verse 19 to 21. Sundan nyo po ninyong mga mata. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now, also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. Let's pray. Father God in heaven, we ask you one more time to speak to us this night. Lord, we come to thy throne of grace boldly, and you promise us, Lord, that if anything that we ask in your name, according to your will, ay ibibigay niyo po, Panginoon. Lord, we ask that the Holy Spirit will talk to us tonight. And bless us, Lord, tonight, Lord. In this name we pray, our Lord and Savior. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga kapatid natin na naririto at sa kanilang mga nasa tahanan. Ang ating pong binasa ay matagpuan po sa libro ng Philippians, kung saan napag-aralan po natin ng mga nakaraan mula pa lang sa verse number 1 ay pinapakita ni Apostle Pablo that in every circumstances we need to be happy, or there's joy that God given to us. And he explained the true Christian fellowship, having the brethren in our mind, in our hearts, and in our prayer. And in verse number 12 and in verse number 18, also we talk about last Friday that good fruits in bad circumstances, ano man pong circumstances that we're going through, still there's some good fruits or a good outcome, blessings that we can have because of the Lord Jesus Christ. In verse number 19, we know that Apostle Paul talked about his situation. He said, "For I know that this." So, what is this in this verse? This his situation. His not good situation. But even though it's not good situation, he has this joy in his heart that God has given. I know that this, his situation is in prison, shall turn to my salvation. Okay? So when we talk about salvation here, yung salvation from his trial na siya ay haharap kay sa tawag dito, sa Nero, or if I'm not mistaken, kung sino mang emperor the time, through your prayer. So because of prayer of the brethren and that the supply of the Spirit of Jesus Christ. I want to focus our study in verse number 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Sa ating sariling lingwahe, ang mabuhay ay para kay Kristo, or si Kristo ang ating buhay. And mapapakita po sa buhay natin na si Kristo yung ating buhay sa verse number 19 pa lang. Umaasa po tayo sa tinatawag nating supply of the Spirit of Jesus Christ, or depending on the Holy Spirit. Okay?
not on ourselves. Kapag tayo po ay namubuhay para sa Panginoon, it means we're depending to the Spirit of God. Kahit anuman pong sitwasyon ng ating buhay. And in verse number 20, according to my earnest expectation and hope, meaning living a life that is in Christ or living for Jesus, merong tinatawag na pagtitiwala sa Kanya. That in nothing, I shall be ashamed. Okay? Pang hindi siya mapahiya. But that with all boldness, merong buong pagkatapang. Now that word boldness is very important, no? In the book of Hebrews, the writer commands us that when we approach the Lord, when we pray to God, okay, it should be with boldness, meaning hindi ka dapat nahihiya or wala ka dapat tinatago. There should no be barrier between you and between God with boldness. Now, Apostle Paul is saying here, as always, so now, what? Ano po itong, when we say as always, so now, it means continuation or walang patid o yung tinatawag nating consistency. Also, Christ shall be magnified in my body. Na ang Panginoon ay maluwalhati. Now, the word magnify is interesting word, meaning to make something bigger, no? Kaya nga tinawag na magnifying glass. Yung mga maliliit, pinapalaki. So, meaning, when we say we need to magnify or magnifying Christ in our life, in our body, yung siya yung makikita sa buhay mo. Siya yung malaki. When someone see you, okay, they saw Jesus Christ in you. With consistency and with as always, so now, and earn expectation and hope, merong pagtitiwala, whether it be by life or by death. Now, in verse number 21, Apostle Paul explained yung tinatawag nating whether it be by life, sa buhay man, or by death. Because for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay sa akin ay kay Kristo, at ang mamatay ay ganansya. Now, kung titingnan po natin yung tinatawag nating bigger picture of life, if we're not living for the Lord Jesus Christ, wala pong sense ang ating buhay as a Christian. Para ka lang nagpapaikot-ikot, no? The Bible, ang salita ng Diyos, was given to us, ibinigay sa atin para tayong mga nakakilala sa Panginoon. Kaya merong instruction na binibigay niya, how to live life according to God's will, according to Jesus Christ. Now, verse 19 to verse number 21, marami na tayo agad matututunan. Okay, we saw that living for Christ means depending on the Holy Spirit. Living for Christ means magnifying in your life. Siya yung nakikita sa buhay natin. Nawa sa atin, mga kapatid, sa pang-araw-araw natin na ginagawa sa ating buhay. You don't just ask the Holy Spirit. You don't just ask the power of the Holy Spirit in leading Sunday school, in leading devotion, in your preaching, in your ministry. You need to ask the power of the Holy Spirit in every day of your life. Okay? Don't ever think that you just only need the Holy Spirit in the ministry. We need the Holy Spirit in everything that we do. Now, we grieve the Holy Spirit. We quench the Holy Spirit. Okay? When we're not depending on Him, when we do something na hindi niya ginugusto, and we do not do something na kailangan dapat nating gawin, and when we say living for Christ, to live is Christ, si Kristo yung buhay at siya yung ating maging buhay, we magnify, we make Christ bigger to me, to live is Christ, magnifying God in our own body. Yung thoughts o yung ideology na patay kung patay, basta na kay Kristo ka. Mahirap po, nauuwi tayo sa langit, pupunta tayo sa Panginoon, na hindi mo
hindi ka namumuhay para sa Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng reason sa Panginoon when we face Him in judgment seat of Christ. Okay? Wala tayong pwedeng i-reason sa Kanya na, Lord, kasi busy ako sa work. Lord, kasi busy ako sa pag-aaral. Lord, busy kasi ako sa pagpapamilya. No. We can't reason that ideology. We can't reason that to God. No? Bakit? Kasi po, andito yung kanyang salita. Kaya nga, remember the rich man in a temporary place of torment, and Lazarus in Abraham's bosom. We believe that before, in the outermost part of the earth, or in the middle of the earth, or in other words, in the core, there are two parts in hell before, the Abraham bosoms, and between that is the great gulf fixed, and the other one is the temporary place of torment, which is doon napunta yung rich man. Diba? Sabi niya, Abraham, ang mga Abraham, isend mo si Lazarus. No? Sa anong sagot ni Abraham? Hindi, meron mga propeta doon. Meron mga ngaral doon. Now, my point is, wala tayong pwedeng idailan sa Panginoon because we have His word. We have the preacher, we have pastors and teachers that always reminding us that your life, it should be for God. Okay? To what extent, my brother and sister in Christ, in just your 40 years old, in your 50 years old, or in just your senior years, I always be reminded by these sayings of, I really miss him, Pastor Boyd Lyons. Hindi ko siya naging teacher, but every time that he preached on the pulpit, every time he talked to us personally, ang lagi niyang, o yung isa sa mga sinasabi niya na hindi ko makakalimutan is, there is no retirement in the ministry. Hindi mo pwedeng sabihin na gusto ko na mag-asawa para hindi na ako ma-involve sa ministry. Kasi nakikita mo yung culture sa mga church. Kapag young people, active pa sa church. Pero pag nag-aasawa na sila, as in give up na sa lahat sa ministry. And you as young people, one life that you plant in your mind, in your head is that kapag nakapag-asawa na ako, lalo na ako sa ministry. That is lies. That is a lie. It's like when you are a child, kung tayo po ay bata pa, one lies na natanim natin, one lie that we plant in our mind is that kapag lumaki na ako, mas magiging masaya. Pero nung naging malaki ka na, pag nakikita mo yung mga bata, lalo yun na yung mga baby, ang sarap maging bata. Wala silang pinroblema, kundi yung pagtulog lang ng tanghali at saka yung kalaro nila. Pero nung lumaki na tayo, we have a lot of problems. Now, no matter what, my brother and sister in Christ, may I encourage you tonight that there's no such thing as retirement in the ministry. Kahit ikaw ay mag-asawa ka na, meron pa rin ibibigay sa iyo ang Panginoon ng responsibility. Okay? Your response or your work na pupunan. Maraming kakulangan sa gawain po ng Panginoon. So, wag po nating lokohin yung sarili natin that there is such thing as retirement in the ministry. No, my brother. I'm sorry, my friends. Apostle Paul said, whether it be by light or by death. So, to what extent that we're serving God, that you're living your life for Jesus Christ? Hanggang kamatayan, kapatid. At doon na ba magtatapos? No. When we go up there, we will praise God, worship God, adore God in eternity. Whether it be by life or by death. Because for to me, to live is Christ.
May you change that me, 'di ba? Na pangalan mo for to Jomar to live is Christ. For to brother Raymond to live is Christ. Now, isa sa dapat hindi natin makalimutan bilang isang mga Kristiyano. Bago ka tawaging song leader, bago ka magkaroon ng titles as song leader, you are a Christian. Bago ka tawaging pastor, you are a Christian. Bago ka magkaroon ng title na preacher, you are a Christian. Ano mang titulo na ibinabato, mga invented titles na pinupukol sa mga Kristiyano, though it's okay, no? You are a Christian first. And as a Christian, you are nothing without Christ. I am nothing without Christ. Because for to me, to live is Christ, and to die is gain. Now, what do we mean when we say, to die is gain? Okay? Ang mamatay ay ganansya. Ano ba yung ganansya? Ang mamatay ay pakinabang. Because ang mamatay, ang mabuhay at mamamatay para sa Panginoon, yun yung tinatawag nating life to the fullest. Yun yung worth living for. Diba? Yung message last Sunday, naalala po natin mga kapatid, sabi ni Preacher Rappi, nabubuhay ka ba para magpalaki ng anak? Para magkaroon ng maraming degrees? Para kung sa kung ano-ano? O namumuhay ka ba para sa Panginoon? So, let's check our life, mga kapatid. And let us recognize that in this very moment, Apostle Paul is not in a good situation like we do, like we have. We are in a good situation. Tatlong beses kayo nakakakain sa isang araw. Minsan apat pa nga, minsan lima. Malaya tayo, mga kapatid. Though pandemic struck us or anumang bagay yung ginawa sa atin ng pandemya, the gospel cannot be hidden. The gospel cannot be quarantined. Okay, yung gawain natin sa Panginoon ay hindi yan mapipigilan. Hindi mapapawalang bisa ng anumang circumstances yung pagiging Christian mo. If you are saved, you are saved. If you are a Christian, you are a Christian. And if you are a Christian, you ought to live your life for Jesus Christ. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Let's close in prayer. Father God in heaven, we thank you, Lord. We lift your name. We recognize that you are a great God who deserve our adornment, worship, and praise. Lord, we magnify you in our life. And Lord, help us na magkaroon po kami ng buhay na meron pong pakinabang sa inyo. We recognize, Lord, that we're sinners and we don't deserve you. Wala pong isa sa amin na pwede magsabi na I'm good, I will go to heaven because I'm good. Because all of our good works is just filthy rags in your sight. Lord, may you help us, Panginoon, na mamuhay po kami sa inyong kalooban. At thank you po sa pagkakataon na kami po ay napalalahanan ng inyong salita. Help us, Lord, to live for you, to live for Jesus Christ, and to depend on the Holy Spirit. And all these things we ask in the name of Jesus Christ. Amen. Let's sing one more song, Brother Kent. Amen, Preacher Jomar. As we close, let's sing the last stanza of Wonderful Words of Life, hymn number 244. The last stanza already sing. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus on his sanctify for beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words,
wonderful words of life. Amen. Tapos na po ang ating daily devotion. God bless us all.